Isa pa to eh, si Robredo eh. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo. Ito, asaring ko muna kayo bago tayo pumunta kay Pangulong Duterte. Asaring ko muna kayo. Ha? Sisirain ko muna yung linggo nyo. Yung issue rito sa pandemyang ito, grabe rin po ang epekto nito sa ating mga kababayan. Mm. Totoo ka, Eli, lalo pa ka. Tingnan mo ha, sandali. Ang tanong dito ha, iba. Ulitin ko ha, ang tanong ha. Pakingganin nyo yung tanong ha, pakingganin nyo. Pandemyang ito, grabe rin po ang epekto nito sa ating mga kababayan. Ang ano dito kasi, ang pinag-uusapan nila dito yung depression. Ha? Tingnan nyo kung paano binali ni Lenny Robredo. Totoo ka, Eli, lalo pa ka, pag nanood tayo ng balita, pag tumingin tayo sa internet, nakikita natin kung sino-sino mga, siguro mga kamag-anak natin, mga kilalang tao sa ibang bansa, tinuturo ka na, tapos parang sa atin, hindi natin alam kung kailan dadating. Ang usapan dito talaga, yung mga depression, tapos napunta ngayon doon sa vaccine. Tingnan nyo kung paano niya binaluktot, ha? So, nakakaano siya ka, Eli? Una, nakakabahala. Pangalawa, pag nalaman pang hindi sinunod yung protocols na sila din yung gumawa. Mm-hmm. Mas magiging aligaga yung tao. So, yun nga. As far as yung pagturok sa cabinet, saka sa PSG, sana maging transparent. Sana akuin yung responsibility para hindi na yan yung pagtuunan pa natin ng pansin. Sabihin na nila kung sino yung accountable. Sandali, bakit na baluktot? Nadagdagan to? Mahilig ka talaga sa dagdag bawas? PSG lang yung pinag-uusapan. Bakit nagpunta pati cabinet? Ito si Madam Lenny Robredo, talagang ang hiling mo sa dagdag bawas, ha? Anong chismis yan? Bati cabinet nagkaroon? Ang sinasabi lang yung PSG. Bakit na bati ngayon yung cabinet? Aba, lukuha na ito, ha? Hiling mo talaga sa dagdag bawas, ha? Hindi ko lang maintindihan, ha? Ang inuusap dito, supposedly, yung depression ng mga tao. Tapos biglang, sinabi niya pa, ha? Na parang mas nakakabahala. Sandali, sino man nagsabi sa'yo na bahala ang tao? Tingnan mo kung paano niya tinitwist, ha? Ulitin ko, ha? Iisa-isay natin. Tingnan nyo, ha? Kakainis talaga to. Yung issue dito sa pandemyang ito, grabe rin po ang epekto nito sa ating mga kababayan. Totoo ka, Eli, lalo pa ka, pag nanood tayo ng balita, pag tumingin tayo sa internet, nakikita natin kung sino-sino mga, siguro mga kamag-anak natin, mga kilalang tao sa ibang bansa, tinuturo ka na, tapos parang sa atin, hindi natin alam kung kaya. Parang ang dating nito, inaapi tayo lahat. Oh. Ha, tingnan nyo, yung ibang bansa, tinuturo ka na, tayo hindi pa. Kaya alam mo naman dahilan, di ba? Siguro naman, alam mo dahilan na hindi tayo makabili, bakit inuuna yung mga mayayamang bansa. Eh parang ang dating sa'yo, kasalanan talaga ng gobyerno. Kailan dadating. So nakakaano siya ka, Eli? Una, nakakabahala. Naman si nakakabahala si ate. Bahalang, bakit ba? Nagkakape ba ka ikaw? Bakit ka laging nababahala? Bas buwasan mo kape, madam. Pangalawa, pag nalaman pang hindi sinunod yung protocols na sila din. Nalaman na hindi sinunod yung protocol. Te. Binaluktot niyo na. Bakit? Wala pang kinukuha ang gobyernong vaccine. Nakakakalimot kasi kayo eh. Ha? Kayo mga oposisyon. Feeling ninyo may nakuha na yung gobyerno, inuna ang PSG. Maling-mali. Doon pa lang mali na. Yung PSG, sila mismo ang gumawa ng sarili nilang hakbang. Hindi sila dumaan, hindi kinuha ng gobyerno, binili ng gobyerno, pera ng taong bayan, tapos binigay sa kanila. Hindi ganon. Yung PSG ang gumalaw na sarili nila. May mga pera naman yung mga yan. Sila ang kumuha nun. Tapos itinurok nila sila-sila. Ang dating mo dito, parang, ulitin mo, tingnan mo. Pangalawa, pag nalaman pang hindi sinunod yung protocols na sila din yung gumawa. Anong hindi sinunod yung protocol? Wala pa eh. Paano magkakaroon ng protocol? Wala pa nga. Yung tinurok sa mga PSG, kanila yon. Hindi yung binili ng gobyerno natin. Malay mo, may galing sa China doon, may nagaling sa ganito, may kaibigan silang parehong PSG doon sa ibang bansa. Oh, tapos meron na kami dito, bibigyan na lang namin kayo, pinadala sa Johnny Air. Ay, sorry. Siyempre, pag Johnny Air, sigurado kang darating na maganda. Ay! Tama-tama ng Johnny Air, ha? Oh, kaya naman, pinadala ng iba, hindi na nakita. Pinadaan na yun doon, naibigay sa kanila.
Pero sila ang bumili noon. Salamat Bernard Flores. So, sabi niya, this, oh my goodness, this Greek, this freaking annoying. 'Di ba ho? Tapos sasabihin mo na nawala, nasira yung protocol, hindi sinunod yung protocol. Diyan pa lang sinungaling na kayo, madam eh. Diyan pa lang baluktot na 'yung sinasabi ninyo. Dahil wala pang kinukuha ang gobyerno para sabihin mong sinira yung protocol. Mas magiging aligaga yung tao. Mas magiging aligaga, ibig sabihin aligaga din tao ngayon. Hindi, madam, ikaw lang ang aligaga. Huwag mo nga dinadama yung ibang tao. Ikaw lang ang aligaga at yung mga alipores mo. Yung mga taga-Twitter na yan, kayo lang ang aligaga. Kami, masaya kami. Ang saya namin naman dagdiwang ng bagong taon. Kayo lang yung hindi, yung inis na buraot ng buraot. Bakit ba ganito ang gobyerno? Bakit? Hindi, kami nag-i-enjoy. Wala aligaga kung hindi kayo, kayong 3% lang. Huwag nga mandamay. Dinadamay mo kami sa pagiging aligaga nyo. Kayo lang dyan. So, yun nga. As far as yung pagturok sa mga sa cabinet saka sa PSG. Oh, anong cabinet? Saan ang galing yan? Ano mga cabinet yan? Orokan ba yan? Saan mo nakuha yung balita na yan na pati cabinet tinurukan? PSG lang pinag-uusapan sa mga news. Paano ka nagkaroon ng sariling balita mo ng pati cabinet? Anak ka naman ng weteng, oo. Baka narinig mo yung kay Lacson. Yung si Lacson, di cabinet member yan. Te, senador ang tawag dyan. Ito namang si... Tingnan mo kung gaano ka-fake news to si Robredo, ha? Asan yung cabinet? Sino? May umamin ba? Meron ba nagsabing, ay, itong cabinet ito, naturokan ako. Eh si Pangulong Duterte kasi sinasabi niya, hindi rin siya naturokan eh. Sana maging transparent. Sana akuin. Sana transparent. Sana akuin. So sinasabi mo ngayon na hindi transparent. Hindi pa ba transparent siya, madam? Si presidente na nga nagsabi na naturokan, na hindi nga niya kailangan sabihin eh. Sinabi niya na naturokan sundalo niya. Hindi niya kailangan sabihin yun. Ha? Hindi niya kailangan sabihin yun. Pwede niya itago yun. Pero sinabi niya. Tapos sasabihin mo, hindi pa rin transparent. Anong tawag mo doon? Translucent. Ano pa, English lang. Sana akuin yung responsibility para hindi na yan yung pagtuunan pa natin ng pansin. Para hindi daw natin pagtuunan ng pansin. Te, kayo lang naman ang tumutuon ng pansin dyan, te. Wala na. Kami, masaya naman kami sa pagkaturok ng mga PSG. Masaya kami na pwede na silang lumapit kay Pangulong Duterte at hindi nila kailangan ng social distancing. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ha? Kasabi-sabi nga eh, puprotektuhan siya pero, Mr. President, we need to have a social distancing, kaya lalayo muna kami, ha? Ano na puproteksyonan yung presidente? Anak kayo ng weteng, oh. Juliet Henderson, ay, ang ganda ng apelido ni Madam, pang mayamanin, ha? Happy New Year, banned by watching from Chicago. Yun niya yung sinasabi, di ba? Pambihira, oh. Sabihin na nila kung sino yung accountable. Sabihin na nila maging transparent. Hindi mo pa ba nakikita? Si Pangulong Duterte talagang siya mismo nagsasabi. Hindi, di ba? Isipin nyo na lang na mabuti ito. Isipin nyo lang ito, mga kababayan, ha? Isipin nyo ng mabuti, ha? Pwede namang hindi banggitin ni Pangulo yan, eh. Hindi na kailangan. Di ba? Pero ano, binanggit niya pa, mga sundalo ko, nagpa-vaccine na nga sila eh. O, di ba? O, yung PSG niya, umamin din. Hindi naman na kailangan nilang magsalita. Pero nagsalita sila. Bakit? Ganyan ho, ka-honest, si Pangulong Duterte.